isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang public servant nyo, walang iba po kundi si Konsehal Pablo Chiki Ocampo. O siyempre, bago lahat, bati muna ako sa ating napakasipag, napakagaling tandem ito, President DBM Marcos, at siyempre po ang ating unang ginang sa Republika ng Pilipinas, Vice President Sara Duterte. Alam niyo po, nung nakaraang linggo, alam naman po natin na mahigit 50 taon, 100 taon na huwata ito, na kaugalian ng mga taga Maynila na tuwing piyesta ng mahal na Black Nazarene natin, Fiesta of the Black Nazarene, katakot-takot ang sakripisyo at humihingi ng patawad, humihingi ng gumagawa ng kanilang sakripisyo para mawalang sala ang kanilang pagkukulang sa kapwa-tao, sa ating Panginoon Diyos. Yan po ay tradisyon. Ang tradisyon po, ginagalang po yan. Hindi po binabaliwala yan. Ngunit anong ginawa nitong mayor na napakagaling, napakagaling sa palpakan? Walang iba kundi si Mayor Lacuna. Anong ginawa po niya? Binanya po ang parada ng ating mahal na Black Nazarene sa mga kalye na talagang dinadaanan naman ito taon-taon. Bakit? Bakit niya ginawa yan? Bakit niya hindi ginawa ang paraan na tama na para ma-celebrate, mapagdiwang ang piyesta ng mahal na Black Nazarene? Kaya po, yung mga may mga kapansanan sa buhay na umaasa sa milagro ng Black Nazarene, nawala ng pag-asa. Nawala ng pag-asa. Itong mga taong ito na guminhawa ang buhay because of last year, natulungan sila, nagbago ang buhay, gumanda ang kita, unti-unti bumalik sa normal, yung mga sakit sa pamilya, nabigyan ng tamang lunas ng ating Black Nazarene, ng ating Panginoon Diyos. Pupunta lang dyan ng ilang taon para magpasalamat. Nawala yan lahat, naglaho na parang bula. Ito ang masasabi ko po, mga minamahal kong mga taga-Maynila, itong mayor na to, hindi po nirirespeto ang tradisyon ng mga taga-Maynila. Walang karapatan po ito para maging mayor, alkalde ng lungsod. At ang pakiusap ko po sa inyo, sa mga darating na panahon, malapit na po, kayo na po ang maghusga. Tingnan nyo kung saan tayo dinadala nito. Baon tayo sa utang. Katakot-takot ang utang na ginawa nila. Lalo na itong mayor na to at nung nakaraan. At ang nagdudusa po dito ang mga taga-Maynila sapagkat ang mga basic services kulang-kulang. Marami pong kulang. Maniwala po kayo sa akin. Pumunta kayo sa lahat ng mga ospital. Lahat ng health center kulang sa gamot. Kulang sa mga equipment na bago dapat na umaandar. 15 bilyong pisong inutang nila nung kasagsagan ng COVID. Ngayon, yung mga equipment sa ospital, sira pa rin. Nakakalungkot, mga taga-Maynila. Isipin po natin. Minamahal ko po kayong lahat, itong public servant nyo, Pablo Chiki Ocampo. Good morning po.